nandito po ako. Sana po makaabot itong mga ni-request niyo na fried chicken. Yung alam Jollibee. Na crispy po talaga siya at masarap. Pero bago po yun, batiin ko muna po kayong lahat ng katulad kong mga OFW na nalulungkot yan. Huwag po kayong malungkot. At isipin nyo na lang pong kasama nyo ang mga pamilya nyo. May Skype naman po. Ngayon po, mamaya na po natin babatiin sila, yung mga nagpapa-shoutout. Basta lahat po kayo ng mga sa lahat ng sulok ng buong mundo na nakakaabot itong ating channel na to. Pinaabot ko po sa inyo yung Merry Christmas po sa inyo lahat at Happy New Year din po. Ito po yung ating putahe ngayon, yung fried chicken. Ganito po lang ang ginawa ko. Eh, alam nyo naman na yung prinsesa mapag-invento. Ito po, isang kilot kalahati. Ngayon, i-drain po natin para yung tubig niya makalabas muna para ma-absorb niya mabuti mga ingredients lagay natin. Simple-simple lang po. Nagawa ko po yan sa Oman. Dahil yung anak ko, nandoon din siya ng mga baon-baon niya araw-araw. Hilig niya sa fried chicken eh. Ayan po. Minix ko na po pati yung mga leeg kasi para sa mga alaga namin. Gustong-gusto nila yan. Mga pak-pak-pak-pak. Sinama ko na. Yan oh. Mga sinama ko na. Ngayon, ito. Una po nating ilalagay si patis para ma-absorb na po niya lahat. 2 tablespoon po ito. Tapos, ito po yung garlic powder. 2 tablespoon din. Ayan siya. Tapos, ito po yung ground white pepper. 2 tablespoon din po siya. Ayan po siya. Ayan. Ayan. Tak-tak lang po tayo ng tak-tak. Tapos, ito po, 2 kutsara din na asin. 2 tablespoon din na asin. Ayan. Tapos, ito po, 1 teaspoon na cinnamon powder. Ayan po siya. Ayan. Ayan. Tak-tak na po natin siya. Ayan. Tapos, maglalagay po tayo ng yung lemon, yung yellow. Kalahati lang yun, yung malaking ganun. Hatiin nyo lang para mag-ano lang ang kanyang lasa. Ayan. Tapos, ito po yung sikreto niya. 3 tablespoon na milk. Yung ebap po siya. Ebap. Hindi po yung matamis, ha? Ayan. Ngayon natin na po siyang lalamasin. Ako po yung naghugasan ng kamay, pero pakita ko yung sa inyo. Alkaline. Eh, lalabas pa ho ako doon sa dirty kitchen namin. Eh, okay naman na ito. Nakahugas naman ako. Kasi para makita ng mga metikuloso, metikulosa, ayan po, food na siya po. Ngayon, i-mimix na po natin siya na mabuti. Ganyan lang po naman yan eh. Ikakalat lang natin siya ganyan para ma-absorb niya mabuti. Ay, ang iingay. Pasensya na po ah. At yung mga yun nagpapapansin lang. Ayan siya. Imamarinate po ito ng overnight. Pero yung ginawa ko po noon, dahil lunch time na, mabilisan po pero ang lasa. 1 hour ko lang po minarinate. Ito pwede na pong 1 hour din. Tapos i-fry nyo. Pero mas malasa po yung ano. Mamarinate yun siya ng overnight. Kasi ganun yung binabaw ng aking anak nung nasa Oman siya. Nag-aaral siya nung sa ano, Philippine School sa Oman. Eh, favorite na favorite niya ito. Kaya nagsuggest siya, ma, ba't di mo iluto yung fried chicken na recipe mo? Sabi ko, pumato kay akasarap kaya ika, parang Jollibee. Sa panlasa ng anak ko, ha? Pero kayo, tingnan nyo rin kung lalasa sa inyo, kung magiging masarap sa panlasa nyo ito. Tingnan nyo po, oh, yung mga ingredients niya, imamarinate natin siya ng kahit isang oras lang bago natin i-fry siya. Yan, pa-absorb natin. Pero ang ganda po kung isang, yung overnight, yung isang gabi. Yan. Basta yung 3 tablespoon po na ano, huwag mawawala. Yan yung parang may linamnam na hindi mo mahuli-huli. Ano po yun? Milk. Kasi may kaibigan po kami doon sa Kentucky. Sa Oman, Kentucky, Oman. Nagtatrabaho siya doon.
eh galing siya ng Jollibee sa Pilipinas. Nag-uwi siya ng mix-mix na na ingredients. Tapos sabi niya, powder po yun. Eh ayaw naman niya sabihin yung sikreto, ako nalasahan ko yung gatas. Sabi ko, gatas ito? Kaya sabi ko, yun, medyo nahawig po sa lasa. Pero nasa inyo yun, kayo magja-judge nun kung talagang patok ang lasa nito para sa inyo. Pero sa amin po, patok na patok. Talaga pati buto, sipsipin namin. Eh kaso may mga aso na kami, sila gustong gusto yung binibigay namin sa kanila, tsaka yung mga laig-laig, yung mga, may mga ribs-ribs sa may likod. Kaya dinadagdagan ko po. Ayan. Ngayon, iwan muna natin siya ng mga isang oras at ipakikita ko sa inyo, mimimix naman natin yung gagawin natin butter. Yung para ma, pag nag-deep fry siya, crispy siya. Yun po ang pakikita ko sa inyo. Habang iniintay natin ito ng 1 hour lang. Pero overnight po, mas maganda. Eh, nagmamadali po kasi lunch din eh. Tatapat namin ng lunch. Hindi po kami agad nakaluto kasi sobrang pagod. Kahapon. Nag-grocery po kami kasi punuan po ang mga supermarket na yun. Ayan, iwanan ko muna po siya ng isang oras. Ngayon, ang gagawin naman natin, yung butter niya, yung para pag-dinip natin siya ng dito sa frying pan, crispy at napakasarap. Grabe po talaga siya. Yung po, magugus mo na ako pa man. Ito po, habang minamarinate po natin ng 1 hour yon, gagawa po tayo ng pang-coating. Ngayon, ito po ah, yung all-purpose flour, 1 cup. Tama-tama po yun sa isang 1.5 kg. Yan, 1 cup po siya, all-purpose flour. Ipitin na natin ito. Store mo. Ito po siya, all-purpose flour, 1 cup po. Ayan. Tapos, yung corn flour o corn starch, yan yung mga daladala ko pa yan. 1 cup din po siya. O, tamang-tama po siya. Tamang-tama lang. I-boost naman natin siya lahat. Tapos, dagdagan na rin natin ng konti kasi kailangan equal siya. Ayan. Ayan. Ngayon, dahil dyan po natin siya i-dip, kailangan may lasa. Ilalagyan po natin siya ng yung garlic na nilagay natin. Ground powder garlic. Two tablespoon po siya. Yan. Roasted po yan, kaya merong ano-ano, itim-itim. Akala nyo, baka po ano lang. Tapos, isang kutsara pong asin. 1 tablespoon din pong asin. Yan. Tapos, ito po siyang white pepper. Dalawa din, kasi matabang na po siya eh. Yung mga ganitong nag-ground na, tinuro nung kaibigan kong customer ko sa shop ng taga Malaysia. Ito, business nila sa Malaysia. Yan po pala, para maging white powder, bababad nila sa tubig yung buong black pepper. Ngayon, pagkaya nababad na po yun ng mga ilang oras yata, 24 hours, hihimayin nila, tatanggalin, tapos i-dry, tapos gagawin nila kayo, matabang na. Kaya dalawa po nilagay ko. Ngayon, okay na yan. Hindi na po natin lalagyan nito kasi meron na siya doon. I-mix na po natin siya. Mix natin siya na mabuti. Yan yan. Para blend na blend po siya. I-mix po natin siya ganyan.
dito natin i-cottage chicken. Mix po natin mabuti, baka makonsentrate yung lugar na may asin, may ganito, para maganda siya. Yan po siya. Tapos, ito po yung 2 egg. Pwede na po yung 2 egg. Kasi sa 1.5 kg, enough na po yung 2 egg. Hindi nyo na po yan maaalis. Pag i-dinip natin ganun, tapos ganun, ganun, ganun. Sige po. Hindi na po natin siya lalagyan na asin. Ibig lang natin. Roko lang po. Ibit na po natin siya ganyan. Ngayon, pag kinulang po yung egg nyo, mag-add na lang kayo. Pero, 2 muna sa 1 kilo pwede. Hindi po natin muna lalagyan na spicy yun. Kasi baka maya-maya mayroong ayaw ng spicy. Pagka-fry na po natin, saka natin siya i-sprinkle yung iba na may spicy. Ayan. Ayan na po siya. Ito pala. Yan na lang. Ayan. Ito. Maano siya mabuti dito. Kasi wide itong anong to. Mas maigi siya din eh. Una yung pino para ma-mix mabuti. Ngayon, ito. Yan. Basta blend na blend po siya mabuti, ha? Yan. Ito po. Naka-ready na. Naka-one hour na po siya. Ngayon, gagawin po natin. Separate muna natin siya. Ito na siya. Pero overnight po ito ha, kaya lang, gutom na po kami. Dahil sa ito hiniling nyo, sunod-sunod na kami chicken. Yan po, inano ko na, inopen ko para ma-absorb niya yung lasa. Ngayon yan. Didip po natin siya dito, i-coated natin na ganyan. Yan. Coated-coated na po siya, yan. Yan po siya. Tapos, ilagay muna po natin siya dyan. Naku, may makikita po kayong roasted garlic. Mas maganda po yun na ilagay nyo. Mas masarap at yung lalo ng napakabango. Ilagyan din po natin siya dyan. Siya. Nako, napakadali po nito. Kahit nakapikit kayo, magagawa nyo. Basta memorize nyo na. Ito nga, ang tagal ko ng recipe ito eh. Buti naalala ko pa eh. Kasi usually yun, para mabilisan, ididip ko lang siya ng kung ano-ano dyan. Meron toyo, iba-iba. Pero, masusulog yung may toyo. Ibang dish naman yun. Ibang recipe. Yan. Gaganyan lang naman yan. Dali lang yan. Apat lang ang kasya doon. Yan. Sige. Yan. Apat lang po kasya doon. Ngayon, eto na po siya. Medyo may kaanuhan lang talaga. Kaantihan. Lilipat po tayo doon para direct na natin na ano. Ito po, na-coated na natin siya. Ngayon, ilugod-ilugod na po natin siya dyan. Yan. Ganyan. Tapos, ibabalik natin siya ulit din eh. Ayan. Ay, para lang po kayo naglalaro. Ayan. Ayan.
natin po siya. Ayan, pati loob, lagyan po natin siya para balanse ang mga ano niya, mga coated niya. Ayan, ganyan po, ayan, ayan. Hulog na po natin siya. Ayan, teka, ito naman, para ma-close na natin. Magugustuhan niyo po ito. Para na kayong kumain sa Kentucky o Jollibee ang dating. Kayo na po mag-judge. Uy, dalawa lang po ata ang kasya. O, pero ka, isa pa. Ang kasya pa yan. Sila kataba ang cut na nakuha ko kahapon sa Robinson. Oh, speaking Robinson po, may nakakilala sa prinsesa yun. Nagulat ako. Eh, tapos ako sa iyo, naghahanap ako ng cheese. May humabo sa akin. Excuse me po, sabi niya. Kayo po yung nasa YouTube. Eh, natulala ako kasi hindi ko ine-expect. Sabi niya, oo nga po, kayo nga po, eto nga po. Binili ako na gagawin namin na, ayan, close up natin. Binili po natin siya. Tatlo lang passion. Huwag po natin siya. Ngayon, isiset po natin siya 17 minutes sa 170 ang init po niya. Ito po siya. Ayan, 17 minutes po. Pero, painitin muna po niya siya. 12 to 17 minutes po yan, kaya mga 12 minutes. Chichikin niyo po. So, ituloy ko po yung sa Robinson. Sabi niya po, naku, eto po, may iluluto nga namin. Naku, ang dami niya pinamili. Eh, hindi ko na siya natanong kung may iluluto niya, pero alam po, masarap yun pang Christmas. Tapos, may nag-picture po kami, eh, nagbablog din pala siya. Kaya mamaya, i-shout out siya. Hindi ko nga po akalain yun. Meron na tayong mga kapamilya na kakakilala sa akin dito. Eh, kapitbahay ko lang ata. Nakaka-11 minutes po, chichicken po natin. Ganito po gagawin niyo. Wow! Oh, meron pa siya 6 minutes. Ang ganda lang. Mamaya na po ng 40. Perfect na naman. Ayan, 6 minutes po. O, ito po, chinek po natin. Naka 17 minutes na. Pero dahil malalaki ang mga cut niya, mas lubog sa oil, kailangan pa po natin ng mga 3 minutes. I-cover po siya. Check natin, nakatapos na nandito. Wow! Perfect! Ito na siya. Atin na po siyang I-dry muna natin siya. Ang lalaki po ng cut, kaya nag-add pa ako ng 3 minutes. Diwa ng yung dati, nakita niyo naman maliliit. Eh, sa Robinson po ito inanod. Yung taga-cut ko dati, wala. Ayan. Maglalagay po ulit tayo ito. Hindi po natin iluluto lahat para itatry po natin yung iba. Teka, tanggalin ko po ito. Kasi, nasusunod po siya. Ganyan po. Pagbay natin sila, tanggalin para hindi masunog. Ayan. Ngayon, ito na. I-dip ko na po siya, ha? I-arrange natin. Para sabay-sabay silang pipirituhin sa sarili nilang mantika. Ayan. Ito yung kalaan mo ito eh. Laig eh. Kalasang. Ayos natin siya. Maganda ang setting niya sa pag-alaki. Ayan.
Ayun. Ngayon, set po natin siya ng 17 minutes. Medyo maliit ang cut niyan, kaya tama lang yan. Po ating chicken, sinet po ng 17 minutes. Dahil sa maliit ang cut, 12 minutes po ang minimum niya. 12 minutes to 17 minutes. Ngayon, chicken po natin siya. Ano po lang siya? 11 minutes. Ay, tama-tama po kasi maliit ang cut niya. Okay na. Wow. Ito siya. Ito na natin siya. Mga pichu-pichu po ito. Ay. Sobra excited. Ito siya. Nagay. Nag-iinda niya ng kainin. Kalutong. Rubuy. Nako. Nako, si Pakpak. Lilipad na. Wow. Ayan, tama-tama. Juicy ang loob, crispy ang labas. Ayan po siya. Ayan, patayin po muna natin. Hindi ko po niluto lahat yung kalahati. I-overnight ko siya. Termo spaghetti. Ayan. Ito na siya. Ngayon, tuturo po sa inyo yung paglalagay ng may chili powder. Kung sino po may gusto. Kasi si Michi, gusto ro niya may sili. Eh, ako rin po. Ayan po siya. Lalagyan natin ng powder. Pwede mamimili yung ibang bata. Maka yung mga bata ayaw. At least, may mga idea kayo. Ayan po siya. Wow, sus mariosa. Yan lang po. Ito na po ating mga kaibigan na nasa Middle East, sa Europe, sa ibang bansa, lahat, sa New Jersey. Mamaya na po ako mag-shout out. Kasi ano eh, marami po kami gagawin, magluto pa ng spaghetti. Sa spaghetti, doon po ako mag-shout out. Ngayon, unang tikip po para sa inyo lahat na mga kaibigan mo nag-subscribe sa channel ko. At saka lahat ng mga OFW sa buong bansa. Ito po yung mga humiling ng ating... Ito po, kung putol-putol po yung minsan yung ano, kasi may diferensya na po yung aming video cam. Ito na po, sisintensya na po natin para matikman nyo na at maihabol nyo, mailuto nyo sa Christmas. Naku, ano kaya dito ang kumanin ko? Diyos ko, siguro ito na lang. Spicy. Si favorite ko ang spicy. Ngayon, pinakikilala ko sa inyo yung aking pamangkin. Siya ang aking kasamang kakain ngayon. Pamangkin, mamili ka na. Alam ko, hindi ka spicy. Yan, may mga spicy yan. Ikaw, pumili ka na dyan. Yan, hindi ka spicy. Ngayon, tikman na po natin siya. Kamayin ko na lang kasi, narinig niyo yan. Ito na po, unang sugo sa inyo po. Ako, gutom na po pati mga alala naman. Ang sarap! Ano sinabi ng Jollibee? Naku, baka magalit sila. Sakin-sakin, ikaw kumangkin, kain na. Sarap. Grabe. Ang lutong-lutong. Alam niyo po, ang lasa talagang. Kayo na ako mag-judge. Kayo na ako mag-judge niyan. Sarap. Kamay na kaya ako. Pakita ko sa inyo loob. Di po ba? Ayan po siya, oh. Juicy po siya, oh. Medyo lumamig na po yan. Kasi kung hindi malamig yan, di ko mahahawakan. Ayan, juicy po siya, oh. Kaya bahala na po kayo mag-judge dyan. Ang sarap. 30 minutes pa lang po na marinate yan. Gawin niyo pong overnight. Mas masarap po. Grabe. Kaluluto ko pa lang po nito isang araw. Kung di ko lang kayo mahal, hindi ko ito iluluto, eh. Puro... sa araw lang pagitan, chicken na naman. Kahapon, nagluto rin ako ng alamak, chicken. Hindi ka na muna ibinidyo. Kasi gutom na gutom kami kahapon. Walang tayo magbidyo. Ito. Ang lutong. Grabe. Ang sarap po talaga. Mas masarap po siya yung mamarinate niya, yung gatas niya. Ma-absorb siya lamang mabuti. Ang gago po. Bahala na po kayo.
judge them. Tsaka sa timpla ko, yung timpla ko, ng alat at tsaka yung lemon, tama lang po. Yung alat, kung mababa ang timpla nyo sa alat, bawasan nyo po. Kasi may patis na, may asin na. Pero alam mo, katulad sa pinang-mix nating asin, pwede pong kalahating kutsara lang. O one teaspoon doon sa minisure ko na yun. Tapos doon din po sa inano ko, pwede nyo bawasan na asin, nasa hindi po yun. Kasi ito, ginagaya ko lang po yung timpla ng alat ng nakakain ko sa ano. Napakasarap po talaga ng labi. Ano nga? Gutom na gutom po ako. Tingnan nyo, oh. Juicy. Yan po ang ating fried chicken. Ala Jollibee talaga. Juicy ang loob, crispy ang labas. Nabutunan ako. Pwede ba? Nasa inyo na po yun kung gusto nyo may spicy, eh walang spicy. Dati po ayoko i-share yung recipe ko na yan sa Oman. Ang daming sasabi-sabi na hindi mo i-share. Kasi, bihira po nakakagawa ng ganito. Ay, dahil matakawin sa prinsesa nyo, hindi tumitigil ng pagtuklas ng masasarap na pagkain. Ito po yung pakwang. Nabili po yung iba. Hindi namin naipakita sa kotse. Ang dami-dami po yung likuran. Kasi na kotse ko. Babawi po ako. Babalik ako doon sa 26. Kukunin po namin yung iba. Pang New Year naman. Ang sarap. Anak po. Kayo na po ang bahala. Ito mo. Hindi pa siya masyadong namamarinate. Mamarinate na overnight yan. Anak po, lalo na. Pamukyan na. Okay ba? Kamay na po. Kasi masarap kainin yung kamay kami. Ang tsura ko. Ay, si Santi kami siya mo. Naingit na oh. Dahan mo ang picture ng ating baby. No, didila-dila na oh. Sige, hintay si mami. Yeah, sa amoy pa lang po niyan. Paborito niya yung chicken eh. Minsan binibili namin yung ng chicken sa Jollibee pag hindi kami nakakapagluto. Ang sarap. Lalo yung puwit, ang sarap po niya. Malinam na. Naku, bahala na si Batman. Mga ano ito, cholesterol. Pero hindi po lumabas niya, oh. Sabi niyo, dry na dry yung mga skin niya. Kaya ang crispy-crispy. Hindi na po muna ako nag-shout out. Kasi baka lumambot, di yung marinig yung langot-ngot. Marami ko natutuwa sa salitang langot-ngot. Tagalog-tagalog ko, ano? Di sa spaghetti, maglilista po ako na yung shout-out ko. Huh? Oh, sarap talaga naman. Ang linam na. Grabe. Namili pa po ang magandang cut sa Robinson. Hindi ko ito, gusto kong cut. Malalaki. Pag maliliit, bitin ka. Napakata. Yung mga bata, yung mga kids nyo, nako, hanap-hanapin niya. Kaya hindi po ako nagluluto ng chicken matagal na, di po ba? Dapat, niluto ko na doon po yan. Niisip ko po muna kung isishare ko sa inyo kasi bala ko rin magluto nito by order. Mababa, may mga okasyon, may mga party-party, na mga birthday, mga binyagang. Gusto ko po i-ano sana ito, i-business ng sikreto ang recipe ko. Saka yung pagpapalito. Eh dahil mahal na mahal ko po kayong mga subscriber ko, lalo na po yung naniniwala sa akin, nakikipaglaban, i-share ko na po sa inyo. Ang sarap po talaga. Ang balat ka mo. Wala kang tapong pupulutin mo yung mga nalaglag na niya. Ito. Hanggang may ngipin, kumain lang, kubain. Ang sarap, kumantin yung ketchup natin. Grabe. Ngayon yun naman, Diyos. Bulo na yung prinsesa. Ang ganda po ng pagkakaluto. Ay, sarap. Yan yun. Juicing juicing, o crispy crispy yung lahat.
Ang sarap. Grabe. Nilamnam ng lasa. Napakalinamnam. Ang sarap-sarap po talaga. Gusto? Nagsiselos siya. Ang tagal ko na kumain, hindi ko pa siya binibigyan. Ayun ko, dati nakatapat siya dyan eh. Subo lang ako ng subo sa kanya yung mga taba-taba. Mahilig siya sa taba eh. Sarap. Grabe. Ito pa. Para pakita ko sa inyo, napakatamis niya. Nakakasabid ng tamis, grabe. Ako, may pakwano ba dyan sa ibang bansa? Sa amin meron, pero sa Oman meron. Ako, lalaki po, hindi malayakat. Galing po mga Iran. Ito naman, talagang Pilipinas. Harap. Anong kino? Galing pa ako muna ko dun. Ako kasi salta, hindi makaubos eh. Sa susunod po, kain na lang. Continuous natin. Kasi nagsisenis na pati yung aking mga alaga. Nag-uusap-usap po kami niya bago matulog eh. Nagsasalita po yung si Sam. Pagka hindi ako natutulog at sagot ako ng sagot sa mga nag-message sa akin, kinakausap po ako niyan. Sige ka, tara, tulog na tayo. Ano narinig niyo ba? Ako yata, hindi ko narinig. Kung marunong po kayong gumawa ng gravy, nasa inyo po yan. Eh, wala na po akong time gumawa ng gravy. Marami pang ano yun. Oras eh. Naku. Stress medyo na po pala ng hapon. Gutom na gutom ang dolag. Hindi na po, kasi gutom na sila. Baka ma-acidic na naman itong aking video, ma'am. Kaya ayaw, iyag siya.